Yung nabasa ko na dun sa research sinabi na kay Johan iba kasi parang Ryan daw constantly has to explain why she is being disciplined in the way that you are disciplining her. Yes, we have to explain to her na una ka lang. Parang feeling niya kasi ngayon, yung sensitivity niya na bakit palagi ako napapagalitan, bakit ganito, bakit ganyan, bakit si Lucho hindi, may comparison siya. So we have to explain to her na, you know, if one day Lucho will have a mistake, and you know, didisiplinahin din siya. It's just that nauna ka lang because you're older. Okay. Yung pag-a-adopt bago ikasal, how did that work? It was really my decision. I really prayed for that to happen. Yeah. I really want to have... But joint? No. Ikaw lang? Ako lang. Ang nag-adopt? Yes. O, eh, paano yun? Ano lang? So, nung kinasal, did Ryan have to adopt also? Yes, yes. Ay, ang daming ano proseso? Ang daming proseso. Okay, explain na. You first. Me first. I really wanted to have a child at 26. It was a prayer na talagang every single day yun talaga yung gusto. I wanted to have a baby at 26. May dumating na ako sa point before na, sige, magpapa, kung ano mapapa-in vitro ako or artificial, ano. Pero if you think of it now, 26 ang bata. Oo. Siguro, dala din ang kabataan. Meron ka lang ganong, hindi naman rebellious stage, ano, but you just have this independence in you na gusto mong pangatawa na kaya kong bumuhay ng bata. Feeling mo, I felt at the time, I was very matured already. Okay. Na kaya ko nang magkaroon ng sarili kong baby. Ganun ako ka-strong-willed dati. Yung kaya ko, hindi ko kailangan ng asawa. Wala, dati nga, wala akong plano mag-asawa. Okay. Baby lang. Oh, and then? And then Ryan came, of course, obviously. So, yung ano, how long did it take from 26? How old were you when... Kasi ang daming proseso niyan, di ba? DSWD, yes. Korte, ganun-ganun. Ilang years? Tagal pa. Na-adopt ko si Johan, mga 2 years old na siya. So, 28 then, ka na? Oo. And then, naging agonsilyo siya recently lang. Parang last year lang ata. Ang haba nung naging proseso. Yes, mahaba talaga yan. And the only reason then I'm bringing it up is because under the family code, di ba, it's very important to legalize the adoption para yung the child will enjoy all the same rights. Yes. As yun naman din talaga yung tinanong. And even yung sa akin pa lang, tinanong ako nung sa DSWD, bakit hindi ko nalang hintayin magpakasal kami ni Ryan bago ko i-adopt si Ewan? Eh, hindi ko naman sigurado kung magpapakasal kami eh. Kasi we're just boyfriend-girlfriend at that time. Wala pa naman talagang plans to get married. And then yung ano lang yun ah, kasi by not making Johan an agoncillo, she would have been considered, and even if you adopted her, di ba, illegitimate siya. Yes, illegitimate. So ang mangyayari po dyan kasi is that the illegitimate child will only get 4/5 or 80% of the mana as the legitimate child. Yes. We wanted Johan to be an agoncillo naman talaga. It's just that the process... Siyempre, hindi ko, nung time na hindi ko naman talaga sigurado kung magpapakasal kami ni Ryan. Ayokong i-prolong pa yung paghihirap ng bata na tama. Maghihintay ako ng... Or kasi baka any minute kunin eh. Exactly. Diba? Kaya minadali ko rin na maging Santos agad siya. Wow. Okay, so you mean to say dati sa school, Santos ang kinakari niya? Santos siya. Until recently? Yes. Oh. So she is always asking, kahit sa passport niya, bakit hindi pa ako agoncillo? Why? Why all of you are agoncillo na, but me, hindi pa? So we had to tell her it's because it's like this, it's mahaba talaga yung process. So we were honest naman always with her.